Sa lahat ng mga gustong mag-apply sa South Korea sa mga APS aspirant, pakinggan niyo po muna ang sasabihin ko po sa inyo guys. Bago po kayo magdesisyon na pumasok sa mga KLC para mag-schooling, ay pag-isipan niyo po muna ng mabuti guys. Baka kasi kaya niyo po ang self-study lang. Kasi ang mga KLC kasi guys, eh, hindi naman talaga connected yan sa gobyerno ng Pilipinas o sa HRD Korea. Wala silang kapangyarihan para paalisin kayo papuntang Korea guys. Wala, nagtuturo lang po sila ng Korean language guys. Kaya pwede po kayo sa self-study lang guys, okay? Sinasabi ko po sa inyo ito guys para makatulong, makatipid po kayo sa pag-a-apply nyo sa South Korea. Kasi napakalaking gastos po ang pag-a-apply sa Korea guys. Tulad ko sa Cebu ako, tapos ilang beses akong lumipad pa Manila para mag-process ng mga documents ko. At umabot sa 70,000 pesos yung nagastos ko guys. Napakalaki. Bukol pa rin ang binayad ko sa KLC namin. Kaya nanginginayang po talaga ako guys. Kasi sa KLC namin, nagbayad ako ng 7,000. Dalawang linggo ako nag-schooling. Monday to Friday. Tapos alauna hanggang alas 5 yung klase namin. Napaka-eksi lang ng panahon na nag-schooling ako guys. At sobrang laki yung binayad ko. Wala akong natutunan. Natutunan ko lang magsulat ng Hangul, magsaulo ng Korean alphabet, at mag-memorize ng mga vocabulary. Hindi ko natutunan yung paano mag-gumawa ng sentence, paano mag-conjugate ng mga verb. Hindi ko naabot ang lesson na yun, guys. Kaya natapos yung schooling ko na kulang ako sa kaalaman. Kaya payo ko po sa inyo, guys, para makatipid po kayo sa pag-a-apply nyo sa Korea, ay i-try nyo muna mag-self-study, guys. Huwag po muna kayo mag-enroll sa mga KLC. Kasi manood ka lang ng YouTube, napakarami sa YouTube. Ano, lahat ng kailangan mong malaman ay nasa YouTube na guys. At napakaraming magagaling magturo sa YouTube. Kaya hindi nyo po kailangan ng KLC. Hindi ko po sinisira ng mga KLC guys ha. Gusto ko lang makatulong po sa inyo para makatipid po kayo sa pag-a-apply nyo sa Korea. Kasi hindi po biro ang gastos sa pag-a-apply sa Korea. Good luck po sa inyo lahat guys. Sana ay pala rin kayo. At sa lahat ng mga nagtatanong kung kailan daw yung exam, yung registration, ito po yung palatandaan na malapit na yung exam guys. Kapag sunod-sunod na po ang massive selection, ang ibig po sabihin yan guys ay mababawasan ng malaki ang nakalagay sa roster. Tulad ngayon, November guys, marami ang kukunin. Napakalaking massive selection ang gagawin guys. Kaya malaking bawas po sa roster ng Korea ang mangyayari. Kaya ang gagawin nila nyo guys ay mag-set sila ng schedule ng exam. At ang hula ko nyo guys ay nasa bandang March, April or May gaganapin yung exam. Kaya maganda-handa na po kayo guys. Malayo pa naman, pwede pa po kayong mag self-study. I-try nyo po guys bago po kayo. Kung hindi kaya, ayun, bahala, mag-ILC po kayo. At least sinubukan yung mag self-study.